ang mga liham ni Bonifacio. Ang mga dokumentong itatanghal sa kabanatang ito ay ang anim na liham na isinulat ni Supremo Andres Bonifacio noong siya ay nasa Cavite. Dalawa sa liham na ito ay para kay Julio Nakpil, samantalang apat naman ang para kay Emilio Jacinto. Ang mga liham na ito ay sumasaklaw sa panahon mula 13 ng Pebrero hanggang 24 ng Abril taong 1897 at naglalaman ng mga detalye ng mga bagay-bagay na hanggang sa ngayon ay nalulukuban ng hiwaga o nababalot ng mga kasinungalingan at hayagang kabulaanan. Ang tawag sa ganitong dokumento ay pangunahing batis o primary sources dahil isinulat ito ng tagapagtatag at tagapamuno ng Katipunan, ang Supremo ng Himagsikang 1896 at ang tunay na ama ng sambayanang iniluwal ng Himagsikang iyon. Sa kauna-unahang pagkakataon dito sa YouTube, ihahayag ang mga dokumentong ito upang mabasa at mapaglimi-limian ninuman sa sambayanang tumatahak ng sariling landas sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ang mga liham na ito ay nagmula sa iba't ibang pinanggalingan. Tatlo dito ang nagmula sa librong isinulat ni Adrian Cristobal na may pamagat na The Tragedy of the Revolution na nalimbag taong 1997. Isa naman ang galing sa manuskrito ng lektura ni Professor Ambet Ocampo noong 1989 at dalawa ang nahalungkat ng scholar na si Jim Richardson sa Arkibong Militar sa Madrid at nailimbag sa kanyang librong The Light of Liberty taong 2013. Maaaring may iba pang isinulat na liham ang Supremo, kundi man sa dalawang ito ay sa ibang katipunero. Subalit ang idatanghal natin sa episodong ito ay ang anim na ito dahil maliliwanagan na nila ang mga kaganapan noong panahong iyon. At ang panahong iyon ay ang magulong kaganapan noong panahong iyon ng himagsikan. Tunghayan natin ang kalendaryo ng mga kaganapang iyon mula noong asembleya sa Imus ng bagong taong iyon ng 1897 hanggang sa kumbensyon sa Tejeros ng Marso 22 at sa Acta de Tejeros kinabukasan nito hanggang sa kasunduang militar sa Naik, ika-18 ng Abril hanggang sa pagdakip sa Supremo at sa kanyang mga tauhan noon namang ika-28 ng Abril. Makikita sa kalendaryong ito ang eksaktong kalalagyan at kagigitnaan ng bawat liham ng Supremo. Para sa mas malalimang pagtalakay sa mga kaganapang ito, panoorin po ninyo ang episodong The Spurious Origins of Republika Pilipina ng channel na ito. Bukod sa mga kaganapang ito, magandang tunghayan din natin ang sitwasyong pandigma noon. Dahil sa tiniguriang kong Blanco Gambit na tinalakay naman sa episodong The Military Mind of Bonifacio, kung saan pinabayaan muna ni Gobernador General Ramon Blanco ang sitwasyon sa Cavite ng ilang buwan upang maharap niya at ng hukbong Kastila ang mas matinding panganib mula sa mga naghimagsik sa Morong, Bulacan, Nueva Ecija at iba pang lugar. At noong ngang dumating na ang panimulang dagdag na puwersang Kastila, saka lamang inatupag ni Blanco na atakihin ang Cavite. Subalit dahil ang ataking iyon ay kinabilangan ng mga paglusob mula sa karagatan sa mga dalampasigan ang dalahikan at binakayan, nagapi ang pag-ataking ito ng hukbong Kastila. At noon ngang pinalitan ni Polevieja si Blanco, ang una pa rin niyang inatupag ay ang pagdurog ng mga naghihimagsik sa Bulacan sa kutang Kakarong de Sili. At noon lamang nagapi niya ang kutang ito at nasiguradong walang kagiat na panganib sa Maynila, saka inatupag ni Polevieja ang pagpaplano sa pagdurog naman sa Cavite.
dahil natuto siya sa pagkagapi ni Blanco. Iniba ni Polavieja ang daloy ng atake na nagsimula kalagitnaan ng Pebrero. At dahil ang mga bayan ng Magdalo ang pinakamalapit sa Maynila, ang mga bayang ito ang unang bumagsak sa kamay ng mga Kastila. Bandang Marso, ang hukbong Magdalo ay nalagasan na ng mga kawal at teritoryo at napilitang umatras at nagkuta sa mga teritoryong magdiwang. Samantala, ang hukbong magdiwang at ang rehimenteng balara sa pamumuno ng Supremo ay nalagasan din ng puwersa sa pakikipaglaban. Ang rehimenteng balara halimbawa ay nalagasan ng kalahati sa pagdepensa nito sa Nobileta at sa San Francisco de Malabon. At bagamat noong panahong iyon, ay lumala ang alitan ng tatlong kampo dahil sa kinalabasan ng kumbensyon sa Tejeros, nagkaisa ang tatlong hukbo at nagsalo-salo sa mga armas, kagamitan at himpilan sa bayan ng Naik. Pero hindi nagtagal ang pagkakaisang ito. At dito ay may kinalaman ang patibong na inilatag sa kanila ng mga Kastila. Dahil daan taon na ang karanasan ng kolonyalismong Kastila sa pakikitigma sa buong mundo, nahati nila ang hanay ng himagsikan sa pamamagitan ng pag-aalok ng kapatawaran at kapayapaan bilang panlalansi, habang masugid pa rin nilang tinatahak ang kampanyang militar. Ang mga ambisyosong lider Magdalo na nadala sa pambobola ng mga awtoridad na Kastila na direktang nakipag-ugnayan sa kanila ay sumidhi ang pagnanais na agawin ang liderato ng himagsikan. Kaalinsabay nito, ang pag-aalok nila ng amnestiya sa sinumang susuko ay kinagat-agad ng mga duwag at oportunista sa kanilang hanay. Ipagpapatuloy ba ang labanan ng himagsikan o makikipag-usap sa mga Kastila sa isang arigluhang kasunduan? Yan ang pinagpilian ng mga marami sa Magdalo at siyang katanungang nagpalalim ng hidwaan at di pagkakasundo sa tatlong hukbong iyon sa Cavite noong panahong iyon. Sa huli, ang nagpatuloy na masidhing pag-atake ng mga Kastila ang nagbunsod sa dalawang kampo sa Cavite na magkaisa sa pag-aakalang ang kanilang pagsasanib puwersa ay makakapigil sa pagkubkob ng mga Kastila sa kanilang mga natitirang kabayanan. At ang kapalit ng pagkakaisang ito ay ang Supremo at ang kanyang hukbong hindi mga taga doon. At sa mistulang pagbasbas ng liderato ng magdiwang, isinagawa ng mga Magdalo ang pagdakip sa Supremo, paglitis dito at sa kalaunan ay pagliligpit dito. At ilang araw lamang mula noon, sa kabila ng pag-asam ng mga pinunong magdiwang na ito na bumaliktad sa Supremo, tuluyang nakubkob na hukbong Kastila ang buong lalawigan ng Cavite. Ito ang nakakalungkot na konteksto ng mga liham na ito. Isang tala lamang bago natin tunghayan ang mga liham. Ang orihinal na tala ng mga liham na ito ay matatagpuan sa website na www.kasaysayan.kkk.info. Bagamat inedit ng konti ni Simon Bilibit ang mga talang ito para madaling maintindihan ng makabagong makikinig, ang orihinal na daloy at nilalaman ay ganoon pa rin. Makikitang ang mga orihinal na katawagang ginamit ng Supremo ay hindi ginalaw. Kung kaya naman ang katawagang Tagaimus na kanyang pakahulugan ay ang Kampong Magdalo at Tangway na kanyang madalas na katawagan sa Cavite ay ganun pa rin ang inyong maririnig. Ganun din ang kaganapan sa mga pagsasaling Ingles ni Jim Richardson na siyang naging batayan ng pag-i-edit ni Simon Bilibit sa episodong ito. Sabihin pa,
Ang anumang kamalian sa paglalahad ay kay Simon Bilibit lamang at hindi sa mga pinagbatayang tagasalin o tagalikom ng mga naturang liham. Tunghayan na po natin ang mga dokumentong ito. Unang liham para kay Julio Nakpi. Giliw kong kapatid, tinanggap ko po rito ang inyong kalatas gawa ng 30 ng Enerong nagdaan. At sa pagkatanto ng duoy inyong saad, ayan tugong ko'y ang mga sumusunod. Ako po ay tumanggap ng sulat ninyo na 2 beses na at aking sinagot naman. Ngunit hindi ko alam ay kung tinanggap ninyo. Bagaman aking pinaalala na ang sagot ng huli ay sa loob ng buwang ito. Kalakip ng kalatas nyo na sinasagot ko na dumating sa akin ng petsang lumalakad ay tinanggap ko ang himno nasyonal at susundin ang tanging hiling sa inyo ukol dito. Ang prayling si Antonio Pierna Vieja ay nasa mabuti naman at kalakip na ipinadadala ko sa inyo upang gawin ang nararapat ang sulat ng nasabing prayle sa kanyang anak na ibinabalita ang kanyang kalagayan at tuloy sinasabi na siya ay may nasa na mag-abuloy sa atin. Ayon dito sa abuloy na ito at sasabihin niyo na ang anak na iyan ay ayo sa atin at makakaabuloy ng halagang 1,000 piso. Sa akala ko ay makakahingi tayo ng 5,000 sapagkat sa balita ko ay may kwartang marami na hindi niya lubos ipagdadamdam ang halagang ito. Kaya kayo ang bahalang umayon. Masasabi niyo tuloy sa anak niya, ang kanyang ama ay hindi mapapatay at dili naman pahihirapan sapagkat ipinag-utos ko sa tagaingat ng bilangguan na huwag siyang papagtrabahuhin. Ako ay lubos na nagagalak sa balita niyo tungkol sa kay General Francisco de los Santos. At kung kayo ay susulat sa kanya, ay masabing niyo ang aking sa kanya ay pagpupuri. Mangyari po lamang na kung anuman ang mangyari sa sulat ni Pierna Vieja sa kanyang anak, ay malamang ko agad. Ako po at ilang mga tagarian ay may panukala na humimpil sa bayang Bacood at nang malapit dyan sa atin at ang isa pa ay nang doon magawa ang mga paggagayak na mga kakailanganin sa pag-uwi namin dyan na ito ay di malalaon. Sapagkat talastas ko na malaking lubha ang kailangan na tayo ay magkakapisan dyan. Ingatan kayong lahat dyan ng may kapal at tanggapin ang yakap na ipinahahatid namin. Malabon, 13 Pebrero taong 1897, ang kataas-taasang Pangulo, Andres Bonifacio, may pag-asa. Pangalawang liham para kay Emilio Jacinto. Kapatid na pinkian, tungkol sa sinasabi niyong tao na kukuna ng revolver, ay walang nakakakilala at ang sinasabi niyong Kapitang Mariano ay napatay na sa labanan sa Arumahan. Kung kayo'y may isusulat ditong lihim, ay kinakailangan gamitin natin ang klabe ng 2 grados sapagkat madalas na mangyari na dumating ditong bukas ang mga sulat ninyo. Ang kapsula ay 800 lamang nakuhang yari. Bagamat 1,000 at hanggang 2,000 pa ang ipagkakaloob dito na magdiwang, makagawa lamang kayo dyan ng tulong. Sapagkat walang humpay ang paglalaban, ay naagad ang kapsula at walang yaring nakuha kundi yan lamang. Pagkatapos na mapirmahan nyo ang poder, ay karakarakang ipadala ninyo sa talagang pagdadalhan ng may dala. Ang iyong kapatid, Andres Bonifacio, may pag-asa. Pangatlong liham para kay Emilio Jacinto. Mahal na Emilio Jacinto, pinggian, kagalang-galang na punong hukbo sa hilagaan. Minamahal na kapatid, tinanggap kong lahat ang mga sulat na iyong pinadala sa akin
at gayon din naman ang kalakip na salapi, pulbura at salitre. Ang ating mga kapatid dito ay malabis ang tuwa at pasasalamat sa inyong pinahatid ditong mga kailangang mahigpit sa pakikipaglaban at gayon din sa balitang tulong na inyong ginagawa dyan. Sa gulong ibinabalita niyong nangyari sa Maynila tungkol sa paghihimagsik ng mga karabinero at inhinyero ay malabis na tulong ang binigay sa mga kapatid dito. Gayon may hindi man din nagbabawas ang mga kalaban dito at may malaki ding kapanganiban ang mga bayang ito. Kaya't isinasamo ng lahat dito na huwag na inyong lubayan dyan at dito naman ay di namin tutugutan hanggang sa mabawi ang mga naagaw na bayang inyo ng talastas. Mahigpit na kinakailangan ang inyong tipunin ang lahat ng baril dyan at kahit na iyong pagbayaran na maging ari lamang nakatipunan at abuti ng magkaroon tayo ng tunay at naayos na mga kawal ng paghihimagsik. Kung magawa na ninyo sa madaling panahon ang paggawa na ito, ay may kagaanan ng isalakay sa alinmang bayang inaakala ninyong makakayanang pasukin at may tibay na di karakarakang mababawi ng kaaway. Ang mapaloob sa isang bayan ay totoong kailangan sapagkat dooy makapag-aayos na maigi at makapagtatayo tayo ng imbaka ng armas at lahat ng ibig nating gawin ay magagawa. Bukod pa sa tayo'y makakalamang sa kaaway sapagkat malalagay tayo sa opensiba hanggang walang maraming sandatang magagamit. Kasabay na tinanggap ko ang isang sulat ng kapatid na si Rogelio na hinihiling sa akin ang siya'y padalang ko ng mga kasangkapang gamit sa kapsula at gayon din naman ang mga taong marurunong gumawa. Ito'y kinilala kong kailangan buhat pa ng una, kaya't ako'y nagpahanda na ng mga nasabing kasangkapan na kasabay nitong aking ipapahatid na may kasamang mga taong nagagawa. Dito'y kinukulang na ng magamit na kapsulang walang laman, sapagkat ang mga kaaway ay nabatid naman din na ito'y ating nagagamit, kaya't muli nilang pinupulot. Kung may kalabasan dyan, ay kami inyong padalhan. Kalakip din itong inyong tatanggapin ang isang balutong piston na dadagdagan pa sa pagdaraan sa Nobileta ang 500 na gagawing 1,000. Dito'y tumanggap ang mga kapatid na namatay na si Rizal na isang sulat na galing sa Hong Kong na padala ng kanilang pinsang nananahan doon na ipinagbibigay alam na dooy dumating ang dalawang kataong ating intusan na si Hokson at si Alejandrino. Nakapwa ito walang maipakitang poder at ganoon din naman walang pilak na dooy dumarating. Kaya't pinangahasanan nila ang salaping nalalagak doon ni Rizal at humihingi tuloy ng poder at salapi. Ang bagay na ito ay malabis na ipinagtataka ng mga kapatid dito sa magdiwang, sapagkat ang mga hinihinging ito ay naipadala ng lahat, ay kung bakit at hindi dumarating doon, na hindi maalaman kung ito'y hiwaga ng mga kapatid sa magdalo o kaya ng ating mga inutusan doon. Sa bagay na ito, ang mga kapatid na taga magdiwang ay siya na lamang kakaya at sampu natin dyan at hindi papakailamanin ang mga tagamagdalo. Ang puder ay aking pinahatid sa inyo at si kapatid na nakpil ay makatala dyan. Ang puder ay pinagawa sa ngalan ng komite doong natatayo na sapagkat siyang sa sulat ay hinihiling. Bagamat nangyayari dito ay may maasahan kaming darating na armas sa madaling panahon, at siyang inaantay ng kababayang Don Pasiano sa talagang salita ang pag-aahunan. Ang hinihiling niyong mga taong marurunong maglagay ng balatik ay akin ang ipinansundo sa Maragondon, bagamat hindi pa dumarating dito. Kapag karakang sumapit dito ay aking ipapahatid dyan. Sa una kong sagot sa inyong sulat na tinanggap ko, ay aking nakaligpian ang isinasangguni ninyong si Vicente Fernandez.
Ito'y batid na ninyong malaking totoo ang kataksilang ginawa sa bayan, sa katipunan at atin. Kaya't inaantay ko na sa madaling panahon ay inyong gagawin sa kanya ang nauukol na kaparusahan. Ito'y inaakala kong inutusan dyan ng mga maingiting tagamagdalo at nang mautakan dyan ang ating mga tao at maipasok dito ang mga baril. Kung dumating na dyan ang umalis dito na si Mamerto Natividad na inaakala kong napatungo dyan at tinungkulan din gaya ng una, ano pat dyan kaya't kayo ang bahala dyang mag-ingat sa kanila at gawin nyo ang nararapat na katwiran. Dito'y lalong malaki ang pagkakaalit ng dalawang sangguniang bayan dahil ang magdalo ay hinihiling na sila ang mamahala sa lahat at sa buong katagalugan, sapagkat di umano'y walang nakakakilala dyan at sa buong Europa kundi ang gobyerno ng Imus. Ito'y kamakalawa nangyari sa pagsasadya nila dito sa Malabon kasama si Padre Dandan na isa sa mga kaayon nila. Ang pagtatatag ay inaakalang gawin ay ganito: presidente at general en jefe ay si Aguinaldo, director de obras militares ay si Baldomero, at ang mga tagamagdiwang ay pawang ilalagay na subdirector o subministro. Ang balak na ito ay totoong ikinapuot ng mga ministro ng magdiwang at nahalata ang kanilang politika na kung mapipiliin ang Imus ay sila ang mamamahala dito sa Malabon. Nakakasuklam na totoo ang kasakiman ng mga magdalo at siyang nagiging dahilan ng malimit nilang pagkapahamak. Dito'y may bubuan na ng tanso at sa ngayon nakakagawa na ng kanyong mabuti sa kabila sapagkat hindi na nagkakailangan ng krisol at carbon de coc, kundi ginagawa na lamang dito ng isang taga-Maynila. Kayo'y magpahanap dyan ng tanso at padadalhan ko kayo ng kanyon sa madaling panahon at mga bokamarta. Ang inyong tula na tinagalog ni Binong at ang hindi pa pagkalimbag ay sa kawalang titik sa Kastila. Ang tugtugi naman ng kapatid na nakpil ay hindi pa natutugtog sapagkat dito'y totoong gulo at ligalig sa pakikipaglaban. Ako'y hindi pa makakauwi dyan sapagkat inaantay kong dumating ang ating armas at nang tayo'y makabahagi at kundi man ito ay kahit ang pinasok ni Lucino dito na hindi ko magawang ilabas ngayon lalo nang magipit dito. Si Luciano ay malakas na at nakakalakad na at ang kanyang riple ay nasa sa kanya at hindi ko nakukuha. Ang Mauser tatanggapin nyo sa nagdala nito. Pag-ingatan lamang na huwag mawawala sapagkat ito yung una nating sandatang nagamit sa paghihimagsik. Ang inyong ina ay pinadala ko ang 10 piso muna at ang nalilabi dito ay siya kong ipapabaon at ginagamit namin dito. Kinakailangan ang ako'y inyong padalan pa din at nang maibigay kong gratifikasyon sa gumagawa ng kanyon at iba pang kakailanganin gaya ng pana at iba pa. Ang mga taong may taglay nito ay aking pinabaunan at ang dalawang gagawa ng kapsula ay binigyan ko ang pamilyang naiwan ng magagasta. Tungkol sa kapatid kong si Siriaco, ito'y siyang dumating dito na may dala ng lahat ng inyong padala dito ay hindi na muna siya makakalabas. Kung tungkol sa akin at ipinangahas ako ng kahit na sino na makagawa ng kasamaan, ay may kapapantulutan kayo na gawin ang talagang nararapat na hinihiling ng matuwid. Si Nonay ay naiwan dyan, ay kayo na muna ang bahalang tumingin sa kanya sapagkat dito'y totoong panganib ang kalagayan, kaya't hindi ko minagaling na ngayon ay papasukin dito. Si Nicolas de Lara ay aking ipinapiit din at ginawa sa kanya ang pagsisiyasat na nararapat at kinakailangan
na ipadala niyong agad dito ang impormo ng mga taong tunay na nakakabatid ng nangyari sa salapi. Tanggapin niyo ang pinapahatid kong mahigpit na yakap. Andres Bonifacio. Pang-apat na liham para kay Emilio Jacinto. Emilio Jacinto Pinkian, kagalang-galang na pangulong hukbo. Buhat sa mga kaguluhan dito sa pagkapasok ng kalaban sa mga bayan ng Silang, Dasmariñas, Bacood, Imus, Kawit, Nobeleta, Malabon, Tansa at Salinas, ay hindi ko nabigyang panahon na makasulat sa inyo na sagutin ko ang inyong mga sulat sa akin. Gayon, nagpimilit akong makasulat dyan at maipadala sa ating kapatid na si Antonino Guevara na may malaking bagay na sa inyo'y ipagsasabi. Ang inyong ipinadala dito ay aking tinanggap na dalawang tarong pulbura, isang bayong na kapsulang walang laman, at 30 piso. Sa sulat ay nasasabing 50. Datapwat, ito lamang ay dinating sa akin sapagkat di umano'y kinuha uli ng kapatid na nakpil ang 20 piso. Ang sunod-sunod na pagkaagaw ng kalaban sa mga bayan na nasabi sa unahan nito ay buhat sa kakulangan ng pagkakaisa at pananatili ng dating kaugalian na pag-iiringan ng mga pinuno na magpahanggang ngayon nananatili pa. Kahit inaabot na ng mahigpit na kalagayang tinatawid ang bayan. Dito'y may tinanggap na sulat si Kapitang Emilio na padala ng isang Heswita na nagngangalang Pio P at isang Kastila na si Rafael Comenge nang hindi pa naaagaw ang Imus. Do'y hinihikayat ang mga pinuno ng Rebolusyon na bigyan ng hangganan itong paglalaban at di umano'y bibigyan tayo ng laganap na kapatawaran. Ang nasabing Kapitan Emilio ay may ginawang kondisyones na ibig na hingin sa mga kaaway na gaya ng paalisin ng mga praile, diputado sa Cortes at iba pang mga bagay-bagay. At ito'y ipinahatid kay Mariano Alvarez at hinihingi ang kanyang pagsang-ayon. Ito'y isinangguni sa akin at nang hindi namin sang-ayunan ay ang ginawa ng taga-Imus ay sinulatan ng lihim ni Kapitan Emilio ang mga pangulo sa bayang sakop ng Magdiwang. Ang presidente na si Don Mariano sa napagtalastas na ito ay tumawag ng pulong at sinangguni ang kalooban ng lahat. Do'y pinagkaisahang ipatuloy ang pakikilaban sa Kastila at aayaw ng ano pamang pakikipagyari. Sa pulong na ito ay pinagkaisahan na ibangon ang gobyerno ng Rebolusyon. Datapwat ang kinalabasan ay gulo sapagkat natuklasan ng lahat ang dayaan ng taga-Magdalo, kaya't nawalang kabuluhan ang pulong na iyon. Sa mga kaguluhan dito at pagkatalo ay ang mga tao rito ay nasira ang mga loob. At si Tirona, Cailes, Jose del Rosario, na mga ministro de guerra, tiniente general, at direktor de guerra ay nagsipagpresinta na sa Kastila kasama ng makapal na pinuno at taong bayan na taga-Tansa. Ito'y taong magdalong lahat. Sa mga kataksilang ito na namasdan ng mga kawal ni Kapitang Emilio, ang lahat halos ng mga kapatid ay naglulumuhod sa akin na sila'y ilayas ko na at dalhin dyan sa atin. Datapwat hindi ko pinayagan ito sapagkat ako'y naaawa sa makapal na taong bayan na walang kasalanan ay siyang aabuti ng katakot-takot na pagkaligalig at kamatayan. Ang mga taga Batangas ay napaiilalim sa kapangyarihan ng KS at kumikilala sa ating kapangyarihan at sa makalawa ay sisimulan nila ang pagsalakay sa walong bayan. Sa pagsalakay na ito ay humingi sa akin ng saklolo at pinadalhan ko naman ang 20 barilan at 20 sandatahan at ang umaakay na general ay ang kapatid na si Artemio Ricarte.
ang bayan ng Batangas ay nagtayo ng isang gobyerno probinsyal at ang general nila ay nagngangalang Don Miguel Malbar. Taong matalino at marahil ay mabuti kaysa sa mga dating kilala nating generales dito sa Tangway. Kung palaring makuha ang bayan ng Lipa na isa dito sa walong bayang papasukin, ay doon nila ako inaanyayahang lumagay at nang maitawid di umano sa Camarines ang paghihimagsik. Kaya't sa bagay na ito, ibig kong maalaman kung ako'y lalong kailangan dyan, ay dyan ako paparian at kung hindi ay dito ako mga ngasiwa na. Kinakailangan totoo ang tayo'y magkaroon ng kontinuasyon sa paggalaw at nang lumaganap na mabuti ang paghihimagsik sa sangkapuluan. Kaya't ibig kong mabatid na kung kayo'y nakasapit na sa dakong Bulacan at Nueva Ecija, at kung hindi pa, ay mag-iiwan ako dito ng makapangasiwa at patungo tayo doon. Sapagkat kung hindi tayo kikilos, diyay batid nyo na naririyan si Mamerto Natividad, at ito'y di malayong gawin sa dakong iyan ang ginawa niya ditong paninira sa atin. Ang armas ay hindi pa dumarating magpahanggang ngayon at ito'y isa pa na nagiging dahilan na aking ikinatitigil dito. Ang inyong ina ay nasa sa Maragon doon nakasama ng kanyang kamag-anak doon at wala namang ano pa mang sakuna na pinagdadaanan. Tanggapin niyo ang aking mahigpit na yakap. Ang kataas-taasang Pangulo, Andres Bonifacio, may pag-asa. Panglimang liham para kay Emilio Jacinto. Emilio Jacinto, Pinkian. Minamahal kong kapatid, tinanggap ko ang inyong sulat, taglay ang kabilangang araw na 19 ng umiiral at nabatid ko ang lahat ng duoy na sasabi. Magbuhat ng mapasok ang bayan ng Silang ng Kaaway at magpahanggang ngayon mga araw na ito, ay wala kaming ibang inaatupag kundi ang pagtatanggol sa gipit na kalagayan ng bayan. Ito ang kadahilanan ng hindi ko pagsulat diyan. Ngunit bago ko tinanggap ang iyong sulat, ay ako'y nagpadala sa inyo ng sulat sa pamamagitan ni Antonino Guevara na taga San Pedro Tunasan na ngayoy inaakala kong sumapit na sa inyong kamay. Dooy aking ibinalita sa inyo ang mga nangyaring na pagsapit nitong mga bayang sakop nitong Tangway na nakuha ng Kastila ang Silang, Dasmariñas, Imus, Bacood, Kawit, Nobeleta, Malabon, Salinas at Tansa. Tatlo o apat sa mga bayang ito ay nakuha ng Kaaway ng walang laban. At marahil ay makukuha pa ang nangatitirang bayan kung ang pagsasarilinan at kakulangan ng pagkakaisa ay mananatili. Ito'y siyang tanging kadahilanan na ikinapapahamak ng mga bayan dito. Tungkol sa pulong na ginawa dito ng 22 ng buwang nagdaan, yaoy ginawa sa kadahilan ng may tinanggap na sulat sa isang Heswita at isang Kastila na nagngangalang Padre Pio P. at Rafael Comenge na ipinadala kay Kapitan Emilio Aguinaldo. Sa sulat na ito'y sinasabi na tayo'y bibigyan ng laganap na kapatawaran, indulto mas amplio, o kaya makipag-usap sa kanila at sabihin kung ano ang ibig natin. Ito'y kapwa ay pinadala ng taga-Imus sa mga pinuno ng magdiwang na may kalapit na kondisyones na ibig hingin sa Kastila sa pakikipagyari. Ang taga-magdiwang ng ito hindi sumang-ayon sa kadahilan ng ako'y wala sa Tangway at nasa Look sa Batangas ng mga araw na yaon. Bukod pa sa pinawalan nilang kabuluhan ang mga katauhan ng Heswita at ni Comenge na di mapapakialaman sa mga bagay na ito. Sa matanto ng mga taga-Imus ang kasagutan ng mga taga-magdiwang, si Kapitan Emilio ay lihim na sumulat sa mga pangulong bayang sakop ng magdiwang ng tungkol sa nasabing pakikipagyaring gawin sa Kastila. Ito'y nang mabatid ng presidente ng magdiwang ay karakarakang nagpatawag ng pulong
at 10 ako'y ipinasundo sa look at ginawa na nga ang nasabing pulong. Do'y halos ang lahat sa akin nagpapaaninaw ng kasamaan ng pakikipagyari sa Kastila. Ay wala na, hindi, ang ibig ay laban. Sapagkat ang karamihan sa pulong na ito ay minagaling na itayo ang isang pamahalaan o gobyerno. Bagamat ipinaunawa ko na ito hindi mangyayari sapagkat wala doon ang pinakakatawan ng ibang bayan at hukuman, at bukod pa sa rito'y pinagsasabi ko na mayroon ng pinagkayarian sa pulong na ginawa sa bayan ng Imus. Ang lahat ng ito'y winalang kabuluhan ng karamihan, at di umano'y sa kagagipitang tinatawid ng mga bayang ito'y wala ng panahon na makapag-antabay pa na dumating ang mga taga-ibang bayan. At yaong pulong na ginawa sa Imus ay winalaring kabuluhan sapagkat hindi raw magawa ang akta. Gayunman, aking ipinagsabi sa lahat nakaharap sa pulong na yaon na kung kalooban ng mga taong bayan ang siyang masusunod na makapangyayari sa paghahalal ng mga pinuno, ako'y sumasang-ayon. Nang gawin na ang paghahalal ay lumabas na Presidente de la Republica ay si Emilio Aguinaldo, Vice Presidente ay si Mariano Trias, General en Jefe si Artemio Ricarte, Director de Guerra si Emiliano de Dios. Ito'y isinigaw na lamang sapagkat gabi na. Gayun din naman, isinigaw akong Director del Interior na ipinagbiba pa na gaya ng ibang nahalal. Datapwat nang ito'y matapos na at sinisimulan na ang paghahalal ng Director de Hacienda, si Daniel Tirona ay nagsabing may sumisigaw na ihalal sa katungkulang Director del Interior si Jose del Rosario. Tuloy ipinagsabi na ang katungkulang Director del Interior ay totoong mabigat at kinakailangan ng isang marunong ang tungkuling ito. Ito'y sinabi pagkatapos na ipagturing na hindi sa paghamak niya sa akin. Ang kasagutan ko sa kanya ay sa lahat ng katungkulang yaon ay kinakailangan ang taong marunong. Datapwat, sino ang wika ko sa nangagsilabas ang kanyang maituturong di marunong? Gayunmay, sumigaw rin ng ganito, isigaw niyo anya, Director del Interior Jose del Rosario, abogado. Wala ring sumunod sa kanya hanggang sa makaapat na ulitin, kundi mangilan-ngilan, at ang sigaw rin ay ako. Sa kaguluhang ito, ang presidente ng magdiwang ay ipinahayag na yaoy hindi kapulungan ng mga taong mahal. Kaya't sinabi niya na walang kabuluhan ang dooy mga pinag-usapan. Bukod dito'y bago sinimulan ang paghahalal, ay natuklasan ko ang mga pangungusap ng ilang taga-Imus na di umano'y di nararapat na sila'y pamunuan ng taga-ibang bayan. Kaya't ipinahahalal na maging presidente ay si Kapitan Emilio. Kapag karakang ito'y mabatid ko ay sinabi rin na ang kapulungang yaon ay totoong marumi sapagkat gayon ang pinamamarali ang isinahihibo sa tao. At itinanong ko na kung ibig nilang isa-isahin kong ituro ng daliri ang gumagawa ng ganon ay aking ituturo. Ang karamihay sumagot na wag na. Sinabi ko rin naman na kapag hindi nasunod ang talagang kalooban ng bayan, ay hindi ako makakakilala sa kangino pa mang pinunong lumabas, at kapag hindi ako kumilala, ay hindi rin naman kikilalanin ng mga tagarian sa atin. Ang lumabas na general na si Artemio Ricarte ay isinigaw rin sa kapulungang yaon ang kanyang pagkahalal ay sa masamang paraan. Ang mga taga-Imus ay nang kinabukasan, sila-sila ay nagkapulong sa kumbento ng Tansa
at dooy ipinilit na isa-isang pinanumpa ang mga nangahalal at siya rin mismo niyong makikita sa kalakip nito ang isang kasulatan ni Artemio Ricarte. Ang tagamagdiwang, lalong-lalo na ang mga tagamalabon, ay gumawa ng isang protesta at ipinatawag si Kapitan Emilio at Daniel Tirona. Sa isang paghaharap ay pinabitiwan sa kanya ang kapangyarihang ibig niyang kamkamin. Kaya't sa gabi ring iyon ay gumawa siya ng isang sirkular na ipinahayag niya sa lahat ng bayang sakop ng Tangway na ang kapulungang ginawa na pagkahalal sa kanya ay wala ng kabuluhan at malagay na muli sa dating kalagayan ang magdiwang at magdalo. Ako at 10 ng ating mga kawal na may mga 20 baril na Remington at mga 20 baril na Depiston na may katampatang kasangkapan ang nagsilabas na ng bayan ng Indang sa Nayong Halang na talagang gayak sa pag-uwi dyan. Kaakbay rin naman namin ang makapal na sandatahan na may mga 1,000. Kaya't wala kaming ibang inaantay kundi ang inyong pagkakayarian ni Antonino Guevara ayon sa aming salitaan dito. Antay ko sa madaling panahon ang inyong marapating pagkasunduan dyan tungkol sa aming binabalak ng nasabing kapatid na Guevara. Tungkol sa armas na ating iniintay ay tila hindi maaasahan sapagkat sa sulat ni Hokson ay humihingi ng 20,000 piso. Dito'y ang salaping naiipon ay halos naubos na sa kagugugol ng mga pinuno sa kailangan nila at sa paghihimagsik. Kalakip din itong sulat na ito na inyong tanggapin ang salin ng manipesto rebolusyonaryo na amin sanang ilalathala. Ito'y nasusulat din sa wikang Ingles, datapwat sa tila totoong mahaba ay kayo na ang bahalang maghusay upang magamit natin kapag rakang tayo'y nagkaayos-ayos na. Gayon din kalakip nito ang alpabeto de numero na ginagamit sa pakikipagsulatan sa Hong Kong. Ito'y kailangang ipaglihim kay Mamerto Natividad. Ang hukuma ng Batangas ay nagbango ng isang gobyerno probinsyal at ito'y isinusukob sa aking kapangyarihan na pinapatunayan ng 4 na sulat na sa aking ipinadala at dooy pinadala kong saklolo ang 20 baril at 25 sandatahang balara. Gayun din si Luciano na may kasamang ilang may baril upang sila'y makatulong sa kasalukuyang paglusob doon ng mga tagaroon sa 8 bayang sabay-sabay. Tungkol sa balitang napatay si Procopio, ito'y hindi totoo kahit nanganib ng malaki. Kayo'y ibinalita rin naman dito ng buwang katatapos na pinatay ng mga karabineros sa kadahilan ng di umano'y kayo'y nagbigay ng isang masamang kautusan. Sapagkat balita ng mga taga-Imus ay hindi ko pinaniwalaan at itinuring kong isang kasukaban na dating gawa na ng mga taong ito. Tungkol sa pag-iipon ng salapi ay inaakala kong hindi kailangan ang tayo'y magpalimos kundi ang nararapat ang tayo'y magpumilit na pumasok ng mga bayan-bayan at humingi o sumamsam sa kangino pamang mayaman. Ang kapatid na sinakpil ay sumulat sa akin na itinatanong na kung ang salaping may 400 mahigit na kanyang naipon ay kung nararapat na ibigay kay Mamerto Natividad. Ito'y huwag niyong pahihintulutang mangyari sapagkat iya'y hindi tapat ang pakikisama sa atin at iya'y malaki ang hilig sa mga tagamagdalo. Isang kasuklam-suklam na balita ang aking maipasasabi sa inyo tungkol sa kasukoban gawa ng mga pinuno ng Magdalo na nagsisukob sa indulto o umayon sa mga Kastila. Ito'y si Daniel Tirona, Ministro de Guerra,
Jose del Rosario, Ministro del Interior, Jose Cailes, Tiniente General, gayon din halos lahat ng mga taga-Tansa, 10 ng kura doon. Ang lahat ng ito'y pawang kabig o partidos ni Kapitan Emilio, kaya't malabis ang hinala ng marami na kung kaya't malabis na nagpupumilit na sila'y maging gobyerno ay nang upang maisuko ang buong rebolusyon. Nang linggong nagdaan ay ipinagapos ko sa ating mga kawal ang isa rin sa mga ministro ni Kapitan Emilio. Sa kadahilan ng nahuling nagtatanan, kaakbay ang dalawang Kastilang bihag at isang senyora. Isa sa mga Kastilang ito ay nagsabi ng totoo na sila ay magtatanan. Ito'y pinahatulan sa sangguniang digma at ang kinalabasan ay ang dati ring palakad dito ng pagtatakipan o paboritismo. Datapwat ang dokumento na tinalaan na nasabing ministro na si Cayetano Topacio ay naiwan sa akin at gayon din ang sa Kastila. Ito'y isa sa mga kadahilanan ng aming pagpupumilit na mapaalis dito sapagkat hindi lamang sa mga kaaway na Kastila nanganganib ang aming buhay kundi lalo't higit pa sa mga pinuno dito na ang karamihay may masamang kilos. Ang limbaga ng mga librong kailangan, mapang malalaki, at mga kasangkapan sa paggawaan ng kapsula ay aming dalang lahat. Ang mga kutsara na iyong pinapadala sa kapatid ni Rizal ay hindi maibigay sa kanya sapagkat sila'y nagsialis na. Tumungo sa dakong silangan sa Laguna. Ang inyong ina na nasa Maragondon ay aming ipinatawag at magpahanggang ngayon siya'y aming inaantabayanan. Tanggapin ang mahigpit na yakap na pahatid ko buhat dito. Limbon, ika-24 ng Abril, 1897, ang Pangulo ng Haring Bayang Katagalugan, Andres Bonifacio, may pag-asa. Pang-anim na liham para kay Julio Nakpil. Minamahal na kapatid, buhat sa sunod-sunod na pagkaagaw ng Kastila sa mga bayan ng Silang, Dasmariñas, Imus, Bacoor, Kawit, Nobileta, Salinas, Malabon at Tansa ay siyang kadahilanan na hindi ko pagsulat yan sa inyo. Tungkol sa nailigpit nyo sa lapi ay inyong tipunin dyan at di nararapat na inyong ipagkaloob sa kanginupaman. Sapagkat tayo ang nagpadala ng poder sa Hong Kong, ay tayo ang siyang mapapahiya kung walang maibigay tayong salapi. Sapagkat ang salaping nailigpit dito ay halos ubos na sa kagugugol ng mga pinuno dito sa kanilang pangangailangan at paghihimagsik. Ang mga kapsulang basyo at mga tanson na inyong natitipon dyan ay inyong itagong mabuti at kasama ko nang darating dyan ang mga manggagawa ng kapsula at kanyon. Tungkol sa taong inyong pinahatid dito na nagngangalang Benito de Guzman ay hindi ko malaman ang kanyang pagkawala at kung sa akala nyo na iyan ay masama ay inyong dakpin. Ako at 10 ng mga kawal na naririto sa Tangway na may 20 Remington at Mauser at mga 20 Depiston, gayon din ang may mga 1,000 sandatahan ay handa na sa pag-uwi dyan na nasa labas na ng bayan ng Indang at tanging inaantabayanan ang inutusan ko dyan na si Antonino Guevara na makikipagyari sa inyo riyan tungkol sa binabalak naming pagsalakay sa dakong silangan sa Laguna. Kaya't marapatin niyong pabalikin agad dito upang magawa sa madaling panahon ang nararapat. Tungkol sa pagtitipon ng salapi, ito'y kung mapasok tayo ng bayan, ay madali na ang paghingi o pagsamsam sa mga mayayaman. Kinakailangan kayo'y sumirkular sa mga bayan ng Bulacan at Nueva Ecija na ipakilala nyo ang kapangyarihan tungkol sa pamamagitan ng pagtatalaga na aking ipinadala sa inyo.
Tuloy ay gisingin ang kanilang kalooban sa paggalaw at huwag ikasira ng loob ang pagkapasok ng Kastila sa mga bayan ng Tangway, sapagkat ang rebolusyon sa nangyaring ito ay lalong lumaganap at lumalaki sapagkat tumawid na sa mga bayan ng Batangas at Silangan at marahil tumawid pa ng Tayabas, Mindoro at Camarines. Bukod dito ay di dapat ikasirang loob ang pagkakaayon sa Kastila ng ilang mga kababayan sapagkat sila ang duwi gagawa ng paraan papagtananin ang mga sundalong Tagalog gaya ng nangyayari ngayon na sunod-sunod na pagtatanan. Kalakip nito na iyong tatanggapin ang isang sulat na kasagutan na ipinadala dito ni Lucrecio Bachiller o Mataginting sa ipinadala dito na mangyaring inyong pahatid sa madaling panahon upang magawa nito ang kinakailangang pag-aayos sa kanyang mga kawal. Gayun din naman, ipinapahatid ko dyan sa inyo sa pamamagitan ni Antonino Guevara ang mga pagtatalaga o nombramiento sa inyo ng inyong kalihim at ng kay General Emilio Jacinto. Tanggapin nyo ang mahigpit na yakap. Limbon, 24 ng Abril, 1897, ang Pangulo ng Haring Bayan, Andres Bonifacio, may pag-asa. Pahabol, ang hukbo ng kapatid na si Lucrecio Mataginting na dapat mapailalim sa inyong pangangasiwa ay kinakailangan inyong pagsadyain at pagsiyasatin ang mga kinakailangan nila. Gayun din kung kayo'y may labis na pulbura ay sila'y inyong bigyan upang sa paraang ito ay huwag na lumayo sa atin. Kalakip na inyong tatanggapin ang mga limbag na tula ni Rizal at ang kartilya ay saka na kami magpapalimbag. Paalam. Ilang araw matapos sulatin ang dalawang huling liham na ito, dinakip ng mga puwersang magdalo ang Supremo at dinala sa bayan ng Indang, Naik at sa kanyang huling hantungan sa Maragondon. Hindi na nakauwi ang Supremo at ang rehimenteng balara at ang himagsikang kanilang pinagpunyagian, inalagaan at itinaguyod ay sa huli ibinenta sa biyak na bato. Ang susunod na kabanata ay ang pagtatasa sa kahalagahan ng mga liham na ito ng Supremo sa pangkalahatang kasaysayan ng bayang ito. Maraming salamat po sa pakikinig. Mabuhay po ang kalayaan.